Dahil po sa kahirapan, maraming kabataang sumasabak na sa mabibigat na trabaho, makatulong lang sa mga magulang. Tinutukan yan ni Raffy T. Latnos ang balat ng batang ito nang sumabog ang paggawa ng paputok sa Bulacan noong April 19, 2013. Kabilang siya sa mga nagtatrabaho sa mismong paggawaan, isang malinaw na kaso ng child labor. 10 taon na ang nakalipas, pero nagpapatuloy ang mga kaso ng child labor sa bansa. Sa 31.7 million na kabataan sa Pilipinas noong 2020 na nasa edad 5 hanggang 17, 2.8% o halos 900,000 ang nagtatrabaho ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Bagamat bumaba na ito kumpara sa 3.4% noong 2019, ang layon siyempre ay wala ng kabataang makakadanas ng ganito. Complex siya, merong pinanggagalingan, would always be poverty where parents would be asking or instructing mga bata na tulungan sila sa pagpatrabaho. Karamihan sa mga child laborer sa bansa, nasa sektor ng agrikultura at pangingisda, mga trabahong kinagisna ng mga kabataan. Pinakamaraming tinaguri ang working children sa Northern Mindanao, Bicol Region at Calabarzon. Kahit nga sa Metro Manila, 1.6% ng mga kabataan ay nagtatrabaho. Ang batang ito nga, tumutulong sa ama niya sa pagkakamada ng mga kinalakal na foam sa kanilang tricycle. Pero hindi naman daw ito regular na trabaho. Upo lang siya, ako naman nagbubuhat eh. Anong ginagawa niya? Sama lang po sa akin, nakaalalay lang. Nag-aaral naman daw ang kanyang anak, pero sa araw na ito? Wala po pasok eh. Tapos niya lang sa ano niya, assignment. Sabi rin ng Dole, hindi naman pinagbabawalan ang mga bata na tumulong sa kanilang mga magulang. Pero meron daw itong hangganan. Dapat siguro yung mga pinapagawa sa kanilang trabaho, hindi magdudulot ng pinsala sa mga kabata. Hindi rin na ito malalagay sa panganib ang kanilang kalusugan at kaligtasan. Dahil kahirapan ang nagtutulak sa ganito, nakatulong daw sa pagpapababa ng insidente ng child labor ang 4-Piece Program at iba pang government intervention. Nito lang Disyembre, pinungunahan ni Labor Secretary Ben Leguesma ang pulong ng National Council Against Child Labor kasama ang DSWD, DOH, DepEd, DOJ at DILG para pag-usapan kung paano tutugunan ng problema. Bagamat may mga improvement, mahaba-haba pa raw ang laban para ito ay tuluyang mawala. Para sa GMA Integrated News, Raffy T. Manakatutok, 24 Oras.